serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial energization ng Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3 o CNP3 sa Bacolod City, Negros Occidental nitong Lunes, ika-8 ng Abril taong kasalukuyan. Ito ay bilang bahagi ng layunin ng Administrasyong Marcos na masiguro ang stable at reliable power transmission sa buong Pilipinas. Ang CNP 230 kilovolt ay binubuo ng tatlong stages, ang CNP1, CNP2 at CNP3, maging ang Negros Panay Interconnection Line 2 na binuo upang mas mapaganda ang reliability ng transmission services at masuportahan ang pagpasok ng renewable energy sources patungo sa grid. Pinalalakas ng proyekto ang ugnayan sa pagitan ng tatlong pangunahing isla sa Kabisayaan ang nagbibigay ng mas maasahang power transfer na susuporta sa ekonomiya ng mga isla ng Cebu, Negros at Panay. Atin namang pakinggan ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you very much, our Energy Secretary Papalutilla. Please take your seats. Bacolod Lone District Representative, Congressman Greg Casataya, the City Mayor, our good friend, Mayor Alvy Benitez, National Grid Corporation President Anthony Almeda, my former classmate, NGCP Vice Chairman Big Boy C, NGCP Chief Technical Officer Rico Vega, the officials, all of you officials and employees of the National Grid Corporation of the Philippines, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. We are here today to mark a momentous occasion where we gather here in Bacolod to hold the ceremonial energization of the Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project, or the CNP. This remarkable feat of collaboration and innovation embodies our steadfast commitment to empowering communities, enhancing connectivity, and ushering in a brighter and more sustainable future for generations to come. We must recognize NGCP for the successful completion of this CNP. The completion of this project is a milestone in our pursuit to enhance the resilience and reliability of our power infrastructure, especially in this area. We have to align, can I have this?
we have to align the different power systems that are available in Panay, in Negros. Negros has captive solar power that they cannot, that you cannot transmit. The northern part of the Negros Island has close to 500 megawatts that that's stranded, hindi nagagamit. So these transmission lines will make that available to wherever it is, wherever else it is needed. We were able to fly over a small section, pero maliit lang, a small section of the entire project, which is from here to the to the substation where the submarine, the cable crosses over into Barotac Nueva, and so that that's the area we saw. But there is a great deal more to the Hanggang Cebu. It crosses over all the way into Cebu, and that will, as I said, bring together the power systems, the independent power systems, and it will help resolve the power supply challenges that have plagued Negros and Panay subgrids. And these have caused very serious economic setbacks for the region. So the CNP will also address the surging energy demand in the area and propel the socioeconomic advancement of Region 6 and 7 to new heights. To highlight, the combined population of Western and Central Visayas is more or less 16 million. The contribution of the two regions to our economy was a robust 2.24 trillion pesos in 2022. As the population expands and the economy expands, so must the power supply. So because this is a truism, no region can be an economic powerhouse without reliable supply of power. No region can attain a dynamic economy if it is hobbled by inadequate power transmission systems. We cannot rally our people to seize the bright future that awaits them when their homes, their schools, and their businesses are often dark. Power outages are a hindrance to progress. Our power system must be the spark to ignite development. The imperative of ensuring energy security for national and regional economic growth cannot be overstated. By enhancing connectivity and stability in the transmission network through CNP, we are not only addressing immediate power challenges in Negros and Panay, but also laying the foundation for a more sustainable and robust energy for the entire country. The timely completion of critical transmission projects in strategic location is paramount to avoid power disruptions and to ensure our continued development. Let us remain steadfast in our drive to ensure the timely completion of these remaining major transmission projects to bolster the stability of our power grid. And we are working very, the government, more specifically the Department of Energy, ERC as well, is working very closely with NJCP so that the roadblocks or the bottlenecks that used to exist, we can open up to make the process much easier, make the process much faster, and bring these transmission lines into play online, so that there will be an immediate effect on not only the health and comfort of our consumers, but certainly for the industries in the areas. And I trust that the NJCP will always fulfill its duty and obligation to safeguard the resiliency and the efficiency of our energy infrastructure. It forms the bedrock. This is how important NJCP is. NJCP and our transmission network form the bedrock of our nation's progress and well-being. I urge the NJCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. Rest assured, the government will be continuously assisting you in this shared endeavor. And let us, we always consider it that way. It is a shared endeavor. It is not a project solely of the NGCP. It is not solely the project of the Department of Energy. It is always a joint project, and we bring all our resources and all our relevant assets to the problem, so as to be able to build the best system that we can as cheaply as we can
in the as quickly as we can. While the CNP is a major step forward, I implore all our stakeholders in the Visayas to strategically identify suitable locations that will host new baseload generation plants, as well as renewable energy and energy storage systems. This will bolster energy sufficiency and sustainability in Negros and Panay. I encourage private generators to invest in the Negros and Panay subgrids so that the region can meet its energy demands and ensure self-sufficiency in the long run. We have taken a big step today when we opened this transmission network in making this more attractive to other private investors to come in and to help us with the problem and to bring their own capacities to improving the transmission lines, even the power generation. The collaboration of government agencies, local government units, private landowners will prove crucial in this endeavor, particularly in expediting permit issuance for energy projects and facilitating the acquisition of the right-of-way for transmission system lines and distribution systems. So let this project serve as a testament to the fruits that we can all harvest if we continue to work together, drive our nation's energy agenda forward, and forge a more sustainable future for the Filipino people. Let us ensure that the transformative impact of this infrastructure project reaches every corner of society, especially the underserved and the marginalized communities. Let us welcome and claim the Bagong Pilipinas that we deserve, a nation where our people's ideas spark progress and where a better and brighter tomorrow awaits us all. Thank you all. Congratulations, and I wish you a very pleasant day. Maraming salamat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaparehong araw ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa at turnover ng support services sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center sa Bago City, Negros Occidental. Ito ay bilang bahagi ng pagpapalakas ng suporta ng pamahalaan sa mga lokal na magsasaka sa pamagitan ng agrarian reform. Humigit kumulang 4,700 Certificates of Land Ownership Awards o CLOAs ang ipinamahagi sa panguna ng Department of Agrarian Reform o DAR Region 6. Atin naman pakinggan ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Maraming salamat sa ating butihing kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella. Magsiupo po kayo. Alam ninyo, nakailang balik kami na rito sa Region 6. Matagal na niyang pinapractice yung bisaya niya. Matigas lang talaga ang dila. Hanggang ngayon, hindi pa niya makuha-kuha. Magpa-tutor ka sa asawa ko. Dahil tiga-bago yun eh. Ang asawa ko, si Lisa, ang father niya, Ledesma. Siya, Araneta. Tiga dito sila sa Bago. Kaya pwede kang turuan na mag-inuman ng tama. Ang ating gobernador ng probinsya ng Negros Occidental, Eugenio Jose Lacson. Ang vice-gobernador ng probinsya ng Negros Occidental, Jeffrey Ferrer. Ang vice, ang vice-mayor ng lungsod ng Bago, Ramon Torres. Ang mga benepisyaryo ng reformang pansakahan, ang pinaka-importante na bisita natin dito ngayon, ang beneficiaries ng agrarian reform. Andito rin po ang ating mga deputado, ating mga congressman na para mag-witness sa ating pagbigay ng mga titulo. Kasama ko rin po
ay ang mayor ng Bacolod, Mayor Albie Benitez, at saka si Secretary Popo Lutilla ng Department of Energy, dahil po nagbukas po kami ng malaking transmission system na magmumula sa Barotac Nuevo hanggang mag-submarine cable, tatawid ng Negros hanggang mag-submarine cable ulit, hanggang tatawid hanggang Cebu. Kaya magiging mas magandang sitwasyon ninyo dahil sa kung minsan ay nagiging problema ang power, ayusin na po natin yan. Kasama rin po dyan, kaya kasama po natin, sinama ko na para makita naman na talagang yung ating ibinibigay na mga titulo ay marami ang nagiging benepisaryo. At ang bilang yata ng benepisaryo ngayong araw na ito ay 4,200. Mahigit kumulang 4,200 ang beneficiaries ngayon. Kaya nakakatuwa. Ito po ang katotohanan. Sa lahat ng naging katungkulan ko bilang Pangulo, ito ang aking paborito. Na matapos na ang pagbigay ng mga titulo, ang parcelization ng mga consolidated CLOA sa ating mga magsasaka. At matagal masyado ang 33 taon, 6 na administrasyon ang nakaraan bago natin na ibigay. Kaya't kagaya ng aking nasabi, ito ang pinaka-paborito kong katungkulan na makapagbigay sa inyo ng sa wakas na maibigay sa inyo ang inyong titulo para makapagsaka kayo na mabuti. Ang ating pagtitipon dito sa Baguio City ay patunay na ang inyong pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform ay hindi tumitigil sa pagtupad ng aming pangako na mamamahagi ng mga lupang sakahan sa ating mga benepisyaryo. Ang halos 5,000 titulo ng lupa na ibibigay natin ngayon ay bahagi ng higit sa 11,000 titulo na ipapamigay ngayon natin ngayong taon sa ating mga magsasaka sa Negros Occidental. Hindi lamang po sa Negros Occidental at sa buong Pilipinas po. Ang susunod yata namin na pupuntahan ay sa Mindanao. Marami po kaming ibibigay din na mga titulo para sa ating mga DAR beneficiaries. At pinapangako po sa atin ni Secretary Estrella, kanya baka maabot natin ang 100,000 na mabigyan ng titulo sa taong ito. Kaya naman, inaatasan ko ang DAR na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang suriing mabuti at madaliin ang pagtukoy sa mga benepisyaryo upang mapakinabangan na kagad ang mga lupang saka nito. Bukod sa lupa, ay mamamahagi rin tayo ng iba't ibang tulong para sa pagtatanim at sa pagpapayaman ng mga sakahan. Ilan lamang rito sa halos 70 milyong piso para sa support services tulad ng mga abono, farm machineries and equipment at mga farm-to-market road. Dahil po, ang agrarian reform ay hindi lamang sa magbibigay ng titulo at iiwanan na kayo. Kasama po sa batas ng agrarian reform ay susuportahan kayo ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng ganun nga, ng abono, ng farm equipment at lahat ng farm-to-market road. Yan po ay patuloy ng suporta ng DAR kahit na naibigay na ang inyong titulo. Nagpatayo din tayo ng tulay sa ilalim ng programang tulay ng Pangulo para sa kaunang pang-agraryo. Sa ating pagtataguyod ng bagong Pilipinas, layunin natin ang sabay-sabay na pag-unlad kung saan walang sino man ang maiiwan sa pag-aasenso. Itong programang pang-agrikultura ng pamahalaan natin ay nagpapakita lamang na seryosong pagkilos ng administrasyon upang matulungan kayo na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at mga pagkakataon sa pag-unlad. Kung inyo pong matatandaan, nilagdaan ko po ang batas noong Hulyo ng ang nakaraang taon, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ay nagtakda
na mabura na ang lahat ng pangutang ng mga magsasaka dahil sa gawad na lupa sa kanilang pamahalaan. Sa mga tumanggap ng mga e-title nang galing sa collective CLOA at sa mga tumanggap ng CLOA sa mga lupang narehistro bago mag 24 ng Hulyo noong nakaraang taon, malagod kong ipinapaalam na wala na po kayong babayaran na amortization. Burado na po ang inyong utang sa Land Bank. Sa ating mga agrarian reform beneficiaries, may tuturing po kayong mga buhay na bayani ng ating panahon. Kayo ang sandigan namin upang masiguro na sapat ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na mapapayabong natin ang na hindi lamang ang agrikultura ang dito sa inyong lugar, kung hindi pati na sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Makakaasa kayo na kabalikot ninyo ko at ang buong pamahalaan sa lahat ng inyong pagsisikap. Naway samahan ninyo ako sa pagsasakatuparan ng isang bagong Pilipinas, isang bansang walang nagugutom at ang lahat ay kumikilos para sa kapanganan ng lahat. Madamo gid nga salamat. Maraming si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na sundin ang mga batas trapiko na ipinatutupad ng pamahalaan. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi masosolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila kung magiging pasaway ang publiko. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging disiplinado sa lahat ng gawa para maging maayos ang matagal ng problema sa daloy ng trapiko. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, eh wala rin. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, maging magalang sa bawat isa. Ito ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga motorista sa daan. Ayon sa Pangulo, dapat magbigayan at malaking bagay na aniya ang simpleng salamat o pagkaway. Sinabi ng Pangulo na magandang masanay ang publiko at mga motorista sa ganitong gawain para iwas aberya sa kalsada. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag pinagbigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagagandahin at paunlarin ang mga lalawigan at lungsod na kalapit ng Metro Manila. Isa ito sa mga solusyon ni Pangulong Marcos para mapaluwag ang metropolis at masolusyonan
ang problema sa trapiko sa lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, pangmatagalang solusyon ito sa trapiko sa Metro Manila kasabay ng patuloy na lumalaking populasyon nito. Dagdag pa rito, makapagbibigay rin ng magandang oportunidad ang mga plano at proyekto ng gobyerno sa mga mamamayan ng mga lalawigan at lungsod habang pinaluluwag ang Metro Manila. Pagpatuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa, pati na rin ang airport. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas naging matagumpay. Kasama ng mga barko ng Philippine Navy sa nasabing pagsasanay, ang USS Mobile at P-8A Poseidon ng US Navy, Royal Australian Navy HMAS Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft at JS Akebono ng Japan Maritime Self-Defense Forces. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Inanunsyo ng Armed Force of the Philippines o AFP na matagumpay na naisagawa ng walang untoward incident ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahapon. Sa panig ng Philippine Navy, lumahok ang BRP Gregorio del Pilar at AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna at AW-159 Wildcat helicopter at BRP Valentin Diaz. Kasama ng mga barko ng Philippine Navy, ang USS Mobile at P-8A Poseidon aircraft ng US Navy, ang Royal Australian Navy HMAS Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft at JS Akebono ng Japan Maritime Self-Defense Forces. Ang aktibidad ay demonstrasyon ng commitment ng mga kalahok na bansa na palakasin ang kooperasyon sa pagsuporta sa isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Ang mga kalahok ay nagsagawa ng communications exercise, division tactics o officer of the watch maneuver at photo exercise na bahagi ng pagpapalakas ng interoperability ng kanilang mga puwersa. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, Department of National Defense o DND, iginiit na hindi show of force ang ginawang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Ito ang naging sagot ng Pilipinas sa naging pahayag ng China na labag umano sa Code of Conduct of Parties ang naturang aktibidad at paglabag din aniya sa kanilang soberanya sa nasabing karagatan. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay J. Mark Dagala. Iginit ang Department of National Defense na hindi show of force ang ginawang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas na hindi ng mga bansa Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Ito ang sagot ng Pilipinas sa mga pinakawalang pahayag ng China na labag umano sa Code of Conduct of Parties sa naturang aktibidad, lalo't sinasagkaan nito ang kanilang soberenya at karapatan sa nasabing karagatan. Sa isang panayam, sinabi ni Defense Spokesperson Director Arsenio Andulong, ginagawa lamang ng Pilipinas kung ano ang pinapayagan ng international law. Para kay Andulong, ang aktibidad ay pagpapakita ng pagkakaisa, lalo't ginagawa naman ito ng lahat ng mga sibilisadong mansa sa mundo at bahala na ang China kung ano ang kanilang magiging interpretasyon dito. Ang mahalaga ayon kay Andulong, ginagawa ng Pilipinas ang nasabing pagsasanay sa ngalan ng pambansang interes at dahilang pinalalakas nito ang kakayahan ng bansa gayon din ang pagkikipagtulungan sa iba pang bansa. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas.
kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 17 milyong pisong ayuda na ipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng El Nino. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 7 rehiyon ang apektado o apektado ng El Nino kabilang ang Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Carr at Barm. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Aabot na sa higit 17 milyong piso ang halaga ng ayudang na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lalawigang apektado ng El Nino phenomenon, kabilang sa naipamahaging tulong ng ahensya ang mga food pack at pati na ang cash for work at training. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 7 rehiyon ang apektado ng El Nino, kabilang ang Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Carr at ang Barm. Sa talarin ng DSWD, nadagdagan pa sa 136,813 na pamilya o katumbas na higit 600,000 individual ang naitalang apektado ng tagtuyot. Una na rin tiniyak ng DSWD na sapat ang pondo nito sakaling mga ilangan pa ng karagdagang tulong ang mga apektado ng El Nino. Katunayan na aabot pa sa higit 2 bilyong piso ang available na relief resources nito kabilang mga standby funds at ang stockpile. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, siniguro ng Department of Agriculture o DA na hindi maapektuhan ang lokal na supply ng isda at canned fish industry sa pagbabawal sa pag-angkat ng ilang uri ng isda gaya ng mackerel, galunggong o galunggong at tulingan. Sinabi ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na napapanahon ang suspensyon ng import clearances dahil open fishing ngayon at may sapat na supply ng isda sa mga palengke. Noong Abril 1 ay naglabas ng Memorandum Order 14 ang DA na nagsuspinde sa sanitary and phytosanitary import clearances ng 3 na pelagic species. Ginawa ni Laurel ang kautusan matapos makatanggap ng ulat na ibinebenta sa mga palengke ang 100,000 tonelada ng imported na galunggong, tulingan at mackerel para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Samantala, suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa dahil sa tindi ng init ng panahon. Sa anunsyo ng Kagawaran ng Edukasyon, sinabi nito na magsasagawa ng online classes ang mga pampublikong paaralan sa bansa. Sinabi rin ng ahensya na hindi na rin kailangang magtungo sa paaralan ang mga guro at non-teaching personnel. Samantala, hindi kasama sa anunsyo ang pribadong paaralan. Gayunpaman, nasa pa siya ng pamunuan ng mga pribadong paaralan ang suspensyon ng klase ng mga ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, positibo ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice na kayang maabot ng bansa ang 95% na pangailangan ng bigas pagsapit ng taong 2028. Sinabi ni PhilRice Deputy Executive Director for Special Concerns, Flor Delisa Borday, na mangyayari ito sa pamagitan ng paggamit ng hybrid at inbred varieties ng palay. Suportado aniya ito
ang pahayag ni National Irrigation Administration Head Eduardo Guillen na posibleng matamo ng Pilipinas ang pagkakaroon ng sapat na bigas sa 2028 dahil inaasahan na tataas ang produksyon ng palay sa kabila ng El Nino phenomenon. Magbibigay ang Philrice ng mga binhi at teknolohiya sa mga magsasaka maging ang Department of Agriculture sa pamagitan ng National Rice Program nito. Aabot sa halos 30-40% ng major rice producing area sa bansa ang mabibigyan ng hybrid seeds at 60% para sa inbred seeds. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Samantala, muling binigyang diin ng environmental group na Band Toxics ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa problema ng climate change at plastic pollution sa bansa. Ito ay kaugnay sa pagdiriwang ng World Health Day. Ayon kay Jam Lorenzo, Band Toxics Policy Development and Research Officer kaaghibat ng nakababahalang heat index level sa bansa, ang mas malalaring health risk na dulot ng plastic pollution gaya ng cancer, endocrine disruption at cognitive impairments. Tinukoy rin ito ang dalang panganib ng microplastics gaya ng metabolic disorders, neurotoxicity at developmental toxicity. Dahil dito, nanawagan ng grupo sa mga mambabatas na i-prioridad ang pagpapatupad ng comprehensive national ban sa single-use plastics at iba pang non-essential at problematic plastic products. Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Narito na ang bugso ng ating regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 1,000 seedlings ng mangroves na itanim ng Office of the Vice President sa Palanan, Isabela. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Sa nga ribo kayo pa, iti mainayon, iti parang ragpat, iti kampanya ti Office of the Vice President. Sa makaimula, iti may 1,000,000 na kaykayo, aging ka iti taon 2028. Na isayang katikaw dyan na tree planting activity iti rehiyon 2, iti ili ti Palanan, amay sa kadagiti upat a coastal towns ti probinsya ti Isabela. Katinulong ti Community Environment Office, Local Government Unit, Philippine National Police kandagiti residente, nakaimula ti OVP Cagayan Valley Satellite Office, ti similya ti mangroves kanda dumapay, ije barangay Maligaya, na isayang katpari cleanup drive, iti igit ti baybay ti barangay Kulasi. Dahit yung aktibidad katpasot, ti pagbabago a million trees campaign, ti OVP, nga agandat saan laang nga makaimula, ti may 1,000,000 na kayo aging gaiti taon 2028, no dikat, ti panangisubli, ti mangrove ecosystem, iti lugar. Sigun iti OVP, iti panagmula ti rinibo kay kayo, makaipaay dati positibo a kontribusyon saan laang iti nakaporswaan when iti aglawlaw no dikat agraman iti sumaruno a henerasyon. Manipod to Gagaraw City dahi ti na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, Department of Science and Technology sa Cordillera, nakatanggap ng 7 brand new service vehicles. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Nakaawat ipitong ang brand new vehicle iti Department of Science and Technology Cordillera. Nagitilugan kat nagtaod iti DOST Central Office iti pinangadadaulo ni Secretary Renato Solidum Jr. and Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Mabuarang. May waras nagitilugan iti indam nga Provincial Science and Technology Offices ken iti maysa kat paramet iti DOST Regional Office. Sigun ka ni DOST Car Regional Director Nancy Bantog, pakasaritaan iti panakaipaima dagitilugan kapo iti daytoy iti kauna na gundaway ang maipaayan ti DOST region ken iti provincial offices iti brand new vehicles. Nagyaman mat ni Bantog ken ni Secretary Solidum kapo iti support nga naawat da tapno samayat pa iti operations iti DOST Cordillera ken iti panakaideliver dagiti kangrunan nga serbisyo para iti umili iti rehiyon. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Tabuk. Malinis na kulungan at pag-disinfect mga paraan upang makaiwas sa sakit sa mga hayop tulad ng African Swine Fever o ASF. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Renzi Ruakin. Tapno mayadayo, karagiti anyama na klase iti sakit, karagiti dingwan, kasi iti ASF pagtalin eden nga nadalos dagiti kulungan. Dito iti inpakamo ni City Veterinary Officer ti City LGU Tabuk, Dr. Carmen Juanas. May isa na tikunan nga biosecurity measure ang madama nga may pagpakamo kaya may patpatumpal kadagiti barangay ng runa dagiti dinlapos ti African Swine Fever sakit ti baboy. Noon narugit ko na na itikulungan posible iti viral infection iso masapol nga kanayon ti panagdalus ken panagdisinfect. Malaksin ti ASF dagiti dalumapay amabaling nga rungswa sakit no narugit ti kulungan kaya ti cholera ken influenza. Inayon pa ni Dr. Juanas ang malaksid ti panagdalus ken panagdisinfect iti kulungan dagiti dingwen agad nadmat ti panagsarek iti lugar nga addaan iti sakit ti tarakenta mabalin nga maiyakar no mapanmanen ti sabali a lugar kas tamat liklikan iti panagpakan iti arasaw tabaka da iti nalaok nga nanganan ti addaan sakit a dingwen kas tamat ti saan a panagibulang tinatay nga dingwen no animal iti kumpirmi nga lugar. Sigun pa'y kini Dr. Juanas, no, dahit isinyalas si sakit dagiti dingwen, ipakamua dagos iti opisina da, wen no kadagiti opisyalas ti barangay. Manipod din sa RK Tabuk City, Renzi Ruakin ang ipagpanamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Ruakin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Virac. Dalawang miyembro ng CTG sumuko sa otoridad sa Palanas, Masbate. Narito si Jan Tatad para sa balita. Duwang miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG na midbid sa alias Roman Asinbening ang buluntad na suminoko na sa personahes kan Palanas Municipal Police Station, Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team Masbate, as in 96th Military Intelligence Company. Rekognisado ang duwang surrenderin na regular na membro subuot kan NPAKLG South, SRC 4, BRPC na nag-opreser sa pamamayo ni Rogelio Suson na midbidman sa pangaran na Manong na nagsyerbe bilang commanding officer kan KLG South, SRC 4, BRPC sa ikatulong distrito kan Masbate. Ang mga ini nasa kustudiya na kan Provincial Intelligence Team Masbate para isiirarom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan gobyerno. Mientras na nangapudan man ang otoridad sa mga natatada pang miyembro kan CTG na sumuko na asin aprobitsaran ang programa kan gobyerno nganing makabalik sa syudad sa paagi kan pagtaonin pang kabuhayan, trainings asin pinansyal na asistensya. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Mm-hmm.
Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, 29 na pamilyang biktima ng sunog sa lungsod ng Toledo sa Cebu, makatatanggap ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Gianunsyo sa lokal na kabahanan sa Dakbayan sa Toledo Lalawigan sa Subo ang pagtunol ni ini o hinabang sa ana sa 29 ka mga pamilya nga biktima sa nahitabong sunog agahapong adlaw Abril 7. Matud pa sa lokal nga pagkagamhanan nga tagan og 50 mil pesos ni Mayor Joy Perales ang kadtong mga panimalay nga naugdaw sa sunog og 30 mil pesos sa mga partially damaged. Ana sa 15 ka mga pamilya ang biktima sa sunog nga nakaron sa evacuation center samtang laing 14 ka pamilya ang nag-start sa ilang mga kaparientihan. Gawas sa financial nga hinabang nakadawat usab sila og mga groceries, by Chico Kilos nga bugas, mga hygiene kits, family food packs ug uban pang hinabang. Ni ulbo ang duha ka nagkalain-laing sunog kagahapon adlaw sa Dakbayan diin girespondihan og niabag ang mga nagkalain-laing ahensya aron kini mapaw. Hinuon way kinabuhi nga natalang nakalas sa maong panghitabo. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, Iloilo Provincial Veterinarian o Veterinarian Office. Pinapalakas ang kampanya sa spaying at neutering ng mga pusa at aso. Narito si Bing Pabiona para sa detalye ng balita. Ginapabakod sa Iloilo Provincial Veterinarian Office ang kampanya sa spaying and neutering ukon ang pagpangapon sa mga ido kag kuring. Ang pagpangapon isa ka pamaagi agud madula ang kahadlok nga mayara sang nagatala nga sapat hindi lang sa probinsya sang Iloilo kundi mangin sa bilog ng Pilipinas. Bilang kabahin sang kampanya sang panguluhan lokal sang Iloilo nga ideklarar nga rabies free ang bilog ng probinsya sa tuig 2030, nagatanyag ang Provincial Veterinarian's Office Iloilo sang libre nga neutering services sa nanuhay-tuhay nga munisipalidad paagi sa municipal agriculture offices. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada, ang aktibidad makabulig sa ilang nga mabuhinan ang numero sa mga kuring kagido nga nagalagaw sa mga plaza kag publiko nga mga lugar. Sa banwa sang Miag-aw, may 25 kasapat ang nakapon sang Abril 4, kag sang Abril 3 may 29 ang nabakunahan kag nahatagan sang free surgery. As of April 2, naglabot sa 2,184 ang kabilugan nga ido nga nabakunahan sa probinsya. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radio Pilipinas, sa World Service. Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, Davao Region Athletic Association Meet. Matagumpay na idinaos ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Hapsay ug malampusong gipahigayon dinhi sa Davao City ang usa ka semanang 2024 Davao Region Athletic Association Condavra Meet na himong kampiyon sa kinatibuk-an sa kompetisyon gikan sa nagkadaiyang sports ang Davao City nga nakakuha og 385 ka medalya o gisundan kini sa Tagum City. Ikatulo ang Davao del Norte, gisundan sab sa Panabo City o ikalima ang Digo City. Labot nini dako ang pasalamat sa naglangkob sa 2024 Davao Meet sa tanang suporta og tabang sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Davao og security clusters aron nga mamahimong hapsay og malinawon ang pagtapos sa maong aktibidad. Natapos ang 2024 Davao Meet pinaagi sa usa ka programa nga konsyerto ang musika ng pagkakaisa. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamonda Salia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news.
Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Nakatatang makipagpulong ang Department of Trade and Industry o DTI at mga industriya ng mga delata para pag-usapan ang pag-aalala hinggil sa pagkuha ng supply pagkatapos suspendihin ang import permits para sa mga klase ng mga isda na ginagamit nila. Sinabi ni DTI Undersecretary for Communications Jose Edgardo Sunico na ang pagpupulong ay karaniwan nilang ginagawa sa industriya, subalit nasa unahan sa listahan ng kanilang usapin ang paghinto ng supply. Hininto ng Department of Agriculture o DA ang pag-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga isda na ginagamit sa mga institutional buyers. Inulat ng DA na ang mga imported na galunggong, makarel at bonito na para sana sa industriya ng mga nagdedelata ay ibibigay sa pampublikong merkado. Ang makarel na para sana sa delata ay hindi sinama sa import permit freeze. Una nang nagbigay ng babala ang Canned Sardines Association of the Philippines na ang supply ng delatang makarel ay posibleng mahinto dahil sa import freeze at posibleng tumaas pa ang presyo nito. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nasa 90,000 hanggang 100,000 metriko toneladang imported na isda ay ipinapasa sa pampublikong merkada o merkado kada taon. Ayon kay Chu Laurel, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pagkakaantala sa supply sa mga dilatang mackerel dahil hindi nga ito kasali sa import freeze. Samantala, sinabi din ng DTI na ililipat nila ang petsa ng pagpapalabas ng Suggested Retail Price o SRP Bulletin sa Mayo para bigyan ang mga manufacturers ng oras para makapaghanda ng kanilang kahilingan ng pagbabago ng presyo. Inasahan ng DTI na una nilang ipapalabas ang panibagong bulletin sa first quarter ng taon. Para sa taong kasalukuyan, inaasahan ng DTI na ang taas presyo sa mga produkto ay aabot ng 6% lamang kumpara sa 10% nitong nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng World Bank na ang mga lower middle income na bansa katulad ng Pilipinas ay kailangang mag-invest ng 5% ng kanilang gross domestic product o GDP para tugunan ang kasalukuyang climate crisis. Ayon kay Ihan Kose, Deputy Chief Economist ng World Bank Group at Direktor ng Prospects Group, ang pagdagdag sa investment ay makakatulong sa pagtugon sa mga hinahamon ng mga emerging markets and developing economies o EMDEs kasama na ang edukasyon, kalusugan, human development needs, digitalization, infrastruktura at ekonomiya. Para naman sa mga low-income countries, sinabi ni Kose na mahigit 8% ng kanilang GDP ang kailangan nilang gastusin para sa climate change. Sinabi ng World Bank na kapag walang aksyon sa climate change, posibleng bumaba ang GDP ng Pilipinas ng 13.6% sa taong 2040. Layo ng Pilipinas na makuha ang upper middle income status sa susunod na taon na pasok sa inaasahan ng World Bank na mula 2025 at 2026. Ayon kay Kose, tatatag ang paglago ng Pilipinas, magkakaroon ng mas maraming trabaho at tataas ang sahod at pangkabuhayan kapag mas maraming investment ang ginawa ng bansa. Dagdag ni Kose na kapag pinabilis ang investment, posible itong makatulong sa mga naapektuhan ng klima kasama na ang human development, poverty at inequality.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Social Security System o SSS na ang kita nila ay lalagpas sa 100 bilyong piso ngayong taon. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Makasaet, ang kita ngayong taon ay dahil sa dagdag ng kontribusyon ng mga miyembro, pagpapalakas ng koleksyon at mainam na pamamahala. Itong nakalipas na taon, nakapagtala ng record na kita ang pension fund ng 83.13 bilyong piso, mas mataas ito ng 58% kumpara sa taong 2022. Binigyan din ni Makasaet na maganda din ang performance ng stock market. Anya, halos 7,000 points na sa stock market sa ngayon at sinasabing lalagpas ng 8,000 points bago matapos ang taon. Kaya't malaki ang kikitain ng SSS dahil mayroon silang investment na 500 bilyong piso sa Philippine Stock Exchange o PSE. Sinabi din ni Makasaet na target ng pension fund na balak nilang paramihin ang miyembro ng SSS ng 2 milyon kada taon at sinabi na posible umabot ng 2.5 milyon ang karagdagang miyembro ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagdagdag ng miyembro sa national team si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone para mayroon siyang pagpilian na maglalaro para sa mga darating na international competitions simula sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Latvia itong darating na Hulyo 2 hanggang 7. Pinangalanan ni Cone ang unang 12 player, subalit kinalaunan ay pinagdesisyonan nito na gawing 14 na para may maipalit siya kung sakasakaling may magkasakit, injure o kung anumang rason. Simula nang naging head coach siya ng Gilas sa Hangzhou Asian Games nitong nakalipas na taon, 16 na players ang sinama ni Cone. Sinama na ni Cone si Japheth Aguilar at Mason Amos sa Gilas Pool na kasama sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Chris Newsom, CJ Perez, Scotty Thompson, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kimbao at Kai Soto. Ang dating players na naglaro sa Hangzhou subalit hindi nakasama sa pool ay sina Kevin Alas, Arvin Tolentino, Chris Ross, Marshall Lassiter at Ange Kwame. Kaya naisipan ni Cone na dagdagan ang miyembro ng Gilas ay dahil sa nangyari noong unang FIBA Asia Cup qualifying window nitong Pebrero kung saan nagkaroon ng mga injuries. Sa unang laro laban sa Hong Kong, ang mga big men na sina Edu at Fajardo ay hindi nakapaglaro dahil sa mga iniindang injuries kaya't pinasok niya si Aguilar habang iniwang bakante ang posisyon ni Fajardo. Naglaro ang Gilas na may 11 player lamang. Sa susunod na laban kontra Chinese Taipei, hindi naman available si Malonzo kaya't nauwi sa 10 players na lamang ang Gilas. Naisip ni Cone na sa mga susunod na laban ay mas mahirap ang makakatapat ng Gilas, lalong-lalo na kung hindi kompleto ang kanyang koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanalo na din sa wakas ang TNT Tropang Giga sa pagpapatuloy ng 2024 PBA Philippine Cup. Ito ay pagkatapos igiya ni head coach Chot Reyes ang kanyang tropa para talunin ang kanilang sister team na Meralco Bolts 19-2-90 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Nagtapos si Calvin Oftana ng may 26 na puntos, 9 na rebounds at 1 assist para mapaganda ang record ng Tropang Giga sa 3-3.
Sumunod naman kay Oftana sa scoring department si Jason Castro sa naambag nitong 15 markers, kasama pa ang 6 na boards at 1 assist. Sinabi ng former San Beda Red Lion na si Oftana na gusto niyang bumawi sa pangit niyang performance laban sa Northport. Magbabalik sa aksyon ang TNT sa Sabado kung saan makakatapat nila ang NLEX Road Warriors sa isang out-of-town game sa Candon, Ilocos Sur. Samantala, ang Bolts na may 3-4 kartada ay magbabalik aksyon sa Linggo, 21 ng Abril, laban sa Converge Fiber Xers na gaganapin naman sa PhilSports Arena sa Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Formal nang binuksan ang ika-anim na season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL nitong weekend na ginanap sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan. Ngayong taon, 30 koponan na ang maglalaban-laban kung saan may 3 panibagong teams, ang Abra Weavers, Pangasinan Heatwaves at Tarlac United Force. Nagsilbing host ang Pangasinan sa opening ceremonies at ang 2 laro sa Season 6. Kapwa matindi ang laban sa pagbubukas ng liga. Sa unang laro, nagtapat ang Valenzuela Classic at Zamboanga Master Sardines kung saan umabot pa sa overtime ang laro at nagwagi sa huli ang Zamboanga. Sa 2 laro naman, ipinakita ng Abra Weavers na seryoso sila sa liga at sa pagkuha ng kampyonato. Tinalo nila ang host, Pangasinan, 83-75. Inaasahan naman ng founder ng liga na si Manny Pacquiao na mas maraming dikit na laban ngayong season. Magkakaroon ng laro 6 na araw kada Linggo at ang finals ay nakatakda sa Disyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalaan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon! Halo, halo, halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inilahad ni Jessie Mendiola na pangarap niya na makasama sa isang pelikula ang kanyang biyena na si Vilma Santos. Ito ang isa sa mga revelasyon ng actress at celebrity mom na mag-guest siya sa nakaraang episode ng Fast Talk with Boy Abunda. At natanong ito ni Tito Boy kung ano ang magpapabalik sa kanya sa muling pagsabak niya sa aktingan. Sabi niya, kahit anong opportunity ang dumating basta nasa tamang pagkakataon daw. And sabi naman ng premiadong TV host, posibleng makasama ni Jessie sa isang acting project ang biyena nito kapag nagbalik showbiz na siya. And birong tugon naman ni Jessie, talagang pangarap na niya kahit noon pa. Kahit ang gagawin lang nito ay dadaan lang sa likod ng veteranang actress ay gagawin niya. Kahit pabalik-balik lang daw siya sa eksena ay gagawin rin niya ito. And in fact, hindi pa raw sila nagiging magkarelasyon ni Luis ay nais na niya talaga makatrabaho ang star for all seasons. And nabanggit din ni Jessie na hindi lang sa larangan ng pag-arte siya humahanga kay Ate Vig kundi sa pagiging lingkod bayan nito. And personal daw niyang nasaksihan ang kasipagan at dedikasyon nito sa paglilingkod sa mga taga Batangas bilang gobernador at kongresista. Kaya naman, sabi ni Jessie, sakali raw na magdesisyon itong si Luis na sumabak sa politika ay 100% niya itong susuportahan. Samantala, trending online ang contestant at searchy ng segment ng Especially For You ng It's Showtime na si Oliver na siyang napili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D.
Ang Especially For You segment ng It's Showtime ay isang blind dating game kung saan kikilatisi ng isang searcher ang tatlong contestants at pipili na isang makakadate at sumalang bilang searcher si Michelle sa special episode ng Especially For You ng Noontime Show. Sa simula pa lang, lutang agad ang gwapong contestant at ipinakilala ang sarili bilang 32-year-old lawyer mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nakuha agad ni Oliver ang pabor ng ina ni Michelle na si Melanie Marquez. And maging ang host ng It's Showtime na si Vice Ganda ay hindi na itago ang pagka-impress kay Oliver sa mahusay na pagsagot niya sa mga tanong. Kaya naman sa huli si Oliver ang pinili ni Michelle at mukhang hindi lang si Michelle ang pabor kay Oliver. And marami kasi ang nakapansin na may pagkakahawig itong si Oliver kay Piolo Pascual. And alam ito ni Oliver dahil meron siyang isang Instagram post na transformation ng kanyang photo sa photo ni Piolo. Kaya naman naging popular search sa social media si Oliver o Julius Oliver Mueller sa totoong buhay. And natapos niya ang Master of International Law sa University of Queensland sa Australia noong 2019. And sabi ni Oliver na nag-start siya mag-practice ng law noong 2017 kung kailan din siya pumasa sa bar exam. And base sa kanyang post, si Oliver ay nagtatrabaho sa isang law firm sa Cebu at ang specialization nito ay corporate at labor law. And sa panguli natin, chika, isinilang na ng dating child actress na si Serena Darimpol ang unang anak nila ng asawang si Tomat Bredile. Sa Instagram account nito ay pinasilip ang paan ng anak nila. Hindi naman na nagbigay ng anumang detalye ang actress ukol sa kanya panganganak and taong 2022 nang ikinasal. Ang dalawa kung saan noong nakaraang November 2023 ay inanunsyo nito ang pagbubuntis nito and bumuhos naman ang pagbati mula sa mga fans ng actress matapos na mabalitaan ang panganganak nito. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sila Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming maraming salamat sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Edukasyon Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyon Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubo. Ipaglaban ang edukasyon.
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Thank you.